Hi, Kenta Nation! Welcome in this video. Ngayon, sasagutin natin ang isang tanong ng kapatid natin dito. Mayroon kasi akong natanggap na chat sa eskulahan. Ang tanong niya, na profitable ba ang pag-create at pag-publish ng online course? Kasi nangyari, no, base sa kwento niya, no, nawalan siya ng trabaho at isa sa naiisip niyang pagkakitaan ay ang pag-create at pag-publish ng online courses. Ngayon, sasagutin natin ang tanong na yan dito sa video na to. So, kung ready ka na sa topic natin ngayon, let's go! Online courses na coaching program and mentoring program ang isa sa mga booming market internationally. At kung ang tanong mo ay profitable ba ngayon ang pag-create ng online course, ang sagot po ay yes, since 2015 pa. Isa sa mga trending ngayon, buod sa mga millennials at yung mga edad na, ay yung pag-invest nila sa education. No? Mayroon silang gustong matutunan. No? Pumupunta sila sa YouTube. At kung gusto naman nilang makapag-save ng time, bumibili sila ng mga online courses. Kung gusto nilang mabuild ang kanilang skills, no? Pumupunta sila sa YouTube o bumibili sila ng online courses o nag-a-avail sila ng mga coaching at mentoring program. Kaya naman, no, e-learning business ang isa sa mga profitable na business o income activities na pwede mong simulan ngayon. At kung hindi ka pa nakakapagsimula, no, sinasayang mong isa sa mga malalaking opportunity ngayon. Pero ang tanong, no, magkano ba ang pwede mong kitain sa pag-create, pag-publish at pag-monetize ng online course mo? So marami kasi mga factors . Sa pag-create ng sarili mong online courses at yung income na pwede mong makuha dito ay pwede magkaiba-iba. No? For example, sa isang online instructor, no, pwede kang kumita from 5-figure income to 6-figure income per year. No, sa katunayan, pwede mong ma-achieve yan bilang isang part-time lang, pero depende pa rin. So, ang online course creation ay isang process lang yan. Kumbaga, first step mo pa lang yan. Ang kailangan mo talagang bigyan ng pansin dito ay yung marketing at sales skills mo. Kasama ang personal brand mo, kasi magiging advantage yan sa income na pwede mong kitain. No, ang tanong, magkano ba ang potential revenue na pwede mong makuha sa pag-create ng online course? Sabi ko kanina, no, marami mga factors na pwede mong i-consider na pwedeng maka-apekto sa potential revenue mo. Na katulad, sa price ng online course mo, magkano mo ba ibebenta ang online course mo? Nagkakahalaga ba ito ng 299 pesos o 9,000 pesos? Kasi dito sa dalawang ito, itong 299 at 9,000, malaki yung pagkakaiba nito. Kung ilan yung mga tao mag-e-enroll sa online course mo para makuha mo yung income goal mo. No, pangalawa, no, kailangan mo din tingnan yung audience mo. Meron ka bang email list? Meron ka bang social media followers? Meron ka bang YouTube channel na merong enough na subscriber? No, meron ka bang access sa network ng mga partners mo? Bakit ko tinatanong ito sa'yo? Kasi kapag mas malaki yung audience mo at marami mang nag-i-engage, no, marami kang customer na pwedeng makuha at pwede rin mabago yung price ng online course mo, no, base sa audience mo. Ngayon, kung nagsisimula ka na ng isang e-learning business, ang first step dito ay ang pagbuo mo ng email list. O kaya naman, no, makipag-collaborate ka dun sa mga existing business katulad ng eskulahan na tutulong sa'yo para i-promote ang online course mo gamit yung email marketing strategy. No, isa pang kailangan mong i-consider ay yung marketing at sales experience mo. Kasi kung mayroon ka ng experience o nakapagbenta ka na ng products online, isa ito sa malaking advantage para kumita ka ng malaki sa pag-create ng online courses. Kung wala ka namang experience dito, no, kailangan mong pag-aralan yan. Kailangan mong matutunan yan kung paano mag-market at magbenta ng products online. Paano mo naman makikita ang potential income mo dito? So, basically, ang para makuha mo yung revenue, sulat lang natin dito. Formula nito, equivalent sa audience times sa conversion rate times sa price ng online course mo. Sa audience, sabihin natin, meron kang 1,000 email list. Okay? Then, ang price ng online course mo, 299 pesos. Price, 299. Then, sa conversion rate, meron tayong tinatawag na low, mid, at high conversion. Dito, 0.1% to 4.9%. Dito naman, sa mid, ay 5%. At dito sa high conversion, ay meron tayong 6% to 10%. So, yan yung mga conversion rate, kapatid. So, sabihin natin, no, assume natin na yung conversion mo pumapalo dito sa mid. So, yung potential revenue mo, yung audience mo is 1,000 times 5% times
price, 299. So, ang kakalabasan niyan ay papalo ng 14,950 pesos. So, kung meron kang 1,000 na audience, pwede kang kumita ng 14,950. So, ngayon, sabihin natin na ang income goal mo, 1 million pesos. Ang tanong, para makuha mo itong 1 million pesos na income goal mo, ilan yung mga tao mag-e-enroll sa online course mo? So, compute natin yung 299 times 5%, equivalent yan ng 14.95 audience. Ang hinanap natin, audience, tama? 1 million divided by 14.95. So, para makuha mo yung audience, para makuha mo yung 1 million, so, kailangan meron kang 68,889 enrolled. Kung ganyan yung price mo, kung 299 yung price ng online course mo. Ngayon, para makuha mo, sabihin natin, ilang audience o ilang subscribers sa email list mo yung kailangan mo para makuha mo yung 1 million, para makuha mo yung 66,889. No, sabihin natin na meron kang 5% na conversion rate. 66,889, okay, divided by natin yan sa 5%. So, ang kakalabasan po niyan, okay, 1,337, ayan, email list, 1.3. Yan yung kailangan na nasa loob ng email list mo. So, ganyan po kalaki, ganyan kadami. Pero, kaya hindi pa dyan nagtatapos. Revenue pa lang ito, kapatid. Ngayon, para makuha mo yung profit naman, ang kailangan natin dito is revenue minus cost. Okay, yung cost, pwedeng production plus marketing plus other expenses. Other expenses. So, yung profit mo, sabihin natin, ito itong profit mo, kapatid, hindi sapat yan. Yung 14,950 pesos mo, okay, na kinita, okay, magiging negative yan. Bakit? Yung cost pa lang, kapatid, sa marketing, sa website hosting, sa video storage, sa content protection, at sa iba pang expenses, kung meron kang sariling e-learning platform o e-learning website, yung 14,950 mo, kulang yan. Paano sabihin natin? So, once na magsimula ka ng e-learning business gamit ang eskulahan, wala ka pong ilalabas na pera. So, wala kang cost dito sa production at dito sa other expenses. So, ang cost mo lang dito ay marketing, sa promotion lang. So, ang kagandahan, o sabihin natin, sa eskulahan, profit mo is 14,950 times 12% para sa maintenance fee, times natin yan sa 2% na admin fee. So ngayon, ang magiging profit mo dito, okay, is 12,892.88. Matanong, ang laki naman yan, bakit 12% dun sa maintenance fee? So ganito yung, kapatid, dun sa 12% maintenance fee, habang nag-upload ka ng video, meron po akong cost dyan. Patuloy ako nagbabayad ng cost. So ibig sabihin, habang nag-upload ka ng mga video, image, o kahit anong file dun sa media file mo, tumataas po yung cost natin. Wala kang binabayaran dun, kapatid. Tumataas yung cost pero hindi mo binabayaran yun. Habang pinoprotektahan mo, content protection, habang pinoprotektahan mo yung video mo, yung mga video files mo, tumataas po yung cost natin. Pero wala kang binabayaran doon. Habang nag-upload ka ng online course, so meron po tayong cost dyan. Pero wala kang binabayaran doon. Habang may nag-e-enroll sa online course mo, okay, gumagamit tayo ng payment method, payment solution. Meron po tayong cost dyan. Pero, hindi mo binabayaran yun. So, yung 12%, okay, kinukuha natin yung cost ng mga ito dun sa 12%. Meron pa dito dagdag, other expenses. Habang ginagamit mo lahat ng yan, dumadagdag yung cost natin. Kumukuha tayo ng 12% na maintenance fee.
O dahil habang ginagamit mo to, tuloy-tuloy yung cost natin. Once na mayroong mag-enroll dun sa online course mo, dun tayo babawas ng maintenance fee o para mabayaran lahat ng cost na inilagay natin dito. Yung 2% ay kita na po yan ng company. So ang pagkakaiba, once na mag-create ka ng sarili mong website, so lahat ng yan, video file storage, content protection, online course hosting, payment solution, and other expenses, binabayaran mo na yan kahit hindi ka pa kumikita. Pero dito sa eskolahan, no, hindi mo kailangan bayaran itong lahat ng ito. Kukuha lang tayo once na meron na mag-enroll sa online course mo. Ganun po kaganda yung eskolahan. Ngayon, sabihin naman natin, gusto mong ma-achieve ang 1 million pesos sa pag-create ng online courses. Ang kailangan mong gawin dito ay taasan yung price ng online course mo. Pero, once na tinaasan mo ang presyo ng online course mo, kailangan mataas rin ang value nito. Ngayon, paano tumataas ang presyo ng online course? Ito yung mga factors na pwede mong tingnan sa paglagay ng price ng online course mo. Number one, yung personal brand recognition. The more na marami na kilala sa iyo at kilala ka sa isang specific niche, okay? O, kilala ka ba sa social media o kapag nag-research ba yung mga tao sa browser, sa internet, okay? About sa iyo, no, meron ba silang makikita, okay? Kung yes, no, then pwede mong taasan ang price ng online course mo, depende, okay, sa personal brand mo. Number two, your level of expertise. No, the more na marami kang alam sa isang field, okay, o sa isang subject, o the more na kapagbigay ka ng high quality content sa mga tao, na kapag-produce ka ng mga unique content, so then mas madali kang makikilala ng tao as a expert. Or sabihin natin na mayroon kang license o pinag-aralan mo ng matagal yung field mo o mayroon kang enough na experience, then pwede mong itaas ang price ng online course mo, kapatid. Number three, na pwede mong tingnan sa pagtaas ng presyo ng online course mo ay yung trending course topic. The more na trending yung isang topic, marami mga tao naghahanap ng topic na yon, demand ng topic na yon, lalo na kung meron kang enough na knowledge, okay, dun sa topic na yon, then pwede mong itaas yung price ng online course mo. Number four, size of your audience. Big impact ng pricing sa online course ay ang malaking followers sa social media, email list, at kung meron kang sariling network. Example ng mga malalaking audience ay mga professional blogger o vlogger, no, celebrity, influencer, o meron kang authority sa isang field. Okay? So kung isa ka sa mga nabanggit ko, then pwede mong itaas ang price ng online course mo base sa size ng audience mo. Okay, number five, enough testimonials. Testimonials ay isang malaking impact sa paglagay ng price ng online course. Sabihin natin na marami ka ng natutulungan o nagkaroon na ng magandang resulta yung mga past students mo. Then pwede kang humingi ng testimonial sa kanila. Sa point na yon, pwede mong itaas yung online course mo. Ito yung 5 factors na pwede mong tingnan sa paglagay ng price ng online course mo. Ngayon, kung wala ka ng mga nabanggit ko, then magsimula ka sa pinakamababang price, then mag-ipon ka ng mga testimonials at audience. O isa pang paraan dito, pwede kang magbigay ng free coaching at magpublish ng mga free online courses. Ngayon, kung ang tanong mo, ano yung benefits once magsimula ka na mag-create ng online courses? Sa pagsisimula ng online course o e-learning business, ay pwede sa'yo makapagbigay ng passive income at isa sa magandang source of income ito. Pero marami kang benefits na pwedeng makuha kapag nagsimula ka dito. Katulad, number one, kung bumuo ka ng sarili mong brand, okay, online course ang isa sa pwedeng makatulong sa'yo. Okay, number two, makakapag-establish ito ng image ng isang magandang leader o credible na bagong source of knowledge. Number three, kung meron ka namang existing client o online course ang isa sa makakapagbigay o nakakapag-convert from loyal client. Okay, number four, marami mga opportunity ang magbubukas sa'yo. Katulad, makakapag-attract ka ng bagong client, tataas ang online business leads mo, at makakapag-provide ka ng information para mag-grow ang mga audience mo. So, yan ang ilan sa mga benefits once mag-create ka ng online courses. Ulitin lang natin, malaki ba ang income sa pag-create ng online course? Ang sagot po ay depende sa online course mo o depende sa gagawin mong online course at sa pricing ng online course mo. Pero kung ang tanong mo ay profitable ba ang online course o ang pag-create ng mga online courses, ang sagot po ay yes. E-learning business, coaching at mentoring program ay very profitable ngayon. Kung gusto mo naman mag-create ng online courses, okay, magsimula ng coaching program at mentoring program,
pero hindi mo alam kung paano, I highly recommend na mag-enroll ka sa online course na ito. So dito natin ituturo ang step-by-step simula sa pagpaplano ng gagawin mong online course, pag-shoot ng video, pag-edit ng video, pag-publish at pag-promote ng online course mo. So ang link ng online course na ito ay makikita mo sa description ng video na to. So dito nagtatapos ang topic natin ngayon. Kung marami ka na natunan, now give me a big thumbs up, share this video, comment below, subscribe. At huwag mong kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa video na gagawin natin. Kasi muli, I'm Neil Yanto, I'm Internet Marketing Vlogger. Bye-bye!